Alright guys, welcome back sa ating YouTube channel. At anyway, guys, medyo natagalan tayo sa ating paggawa ng ating video kasi na-busy tayo sa ating trabaho, no? Marami tayong ginawa. At ang video natin ngayon ay mag-refer tayo ng isang, ito yung ating i-refer, isang Sanyo CRT TV. Alright guys, try natin isaksak sa kuryente, no? At tingnan natin kung makakapower siya. Isaksak natin. Yan guys, nag-power on siya. At wala siyang lumalabas. Buksan natin guys, alamin natin kung anong problema nito. Okay, bunutin muna natin at baka tayo makuryente. Sige lang. Alright guys, mag-check voltage muna tayo sa ating B+, at sa vertical, at sa 12 volts, papuntang system, at yung supply para sa ating audio. Ngayon guys, yung ating isang pin ng ating multi-tester, ilalagay natin dito sa ground. Yan dito, para isang ano na lang. Ito ko inilagay. Minodified na pala yung playback nito. Ginamitan ng universal playback. Pero okay lang naman yan guys, kasi pwede naman gumamit ng universal. Bali, ang problema nito ay high voltage yung kanyang B+. Bali, pag bumaba yung 12 volts dito na nakasupply doon o nakakonnect doon sa optocoupler, pag bumaba yung 12 volts dito, halimbawa pag ganito 9 volts lang, ay tataas naman yung B+. Tumataas yan yung B+. Okay guys, hanapin muna natin. Ipupost muna natin to. Ngayon guys, may napansin ako dito. Susuyurin nga natin yung susuyurin nga yun natin yung 12 volts. Galing dito yung 12 volts. Yan, 9.9. Susuyurin natin dito kung saan papunta. Papunta dito. At nag-jumper siya dito. At nag-jumper siya papunta dito naman. At papunta dito sa may dalawang bali, may resistor dito na dalawa na malaki. 5 watts yata yung ginamit na resistor. Kasi malalaki. Tapos susuyurin natin dito. Dito punta dito. Yan. At nag-jumper siya dito. At nag-jumper siya dito. Tapos ito naman ay papuntang jungle IC. Punta dito sa jungle IC. Yan, 9.1. Bali, ito yung ihang natin. Hang natin muna to. Tingnan natin kung mag-iba yung voltahe nya. Kung may pagbabago ba.
Yang muna natin dito guys, may resistor dito na 20 ohms o 10 ohms yata. Ngayon guys, nahang ko na yung resistor dito. Yan. At tingnan natin kung may pagbabago yung kanyang B+. Okay, saksak natin sa kuryente. Sa kuryente, yan. Yan guys, nasaksak na natin. At tingnan natin yung ating B+. Yan guys, nag 119 na siya. 119.2. Ibig sabihin, pwede na yan. Pero nakahang din yung ating papuntang playback kasi hindi ko muna ikinabit kasi delikado yung ating playback kung ikakabit natin at pag halimbawa ikinabit natin mag-oscillate yan, high voltage yung papasok dyan. Ngayon guys 119, pero dapat naka-connect yan kasi yung dito sa papuntang jungle IC, kung hindi yan nakakabit, ay hindi pa rin mag-oscillate yung ating unit. Ang gagawin natin, alalayan na lang natin ng power supply. Ibabalik natin yung ating nakahang dito. Babalik natin yan. Ang gagawin natin ay susupplyan natin ng 12 volts. Tingnan natin kung hindi siya mag high voltage yung ating B+. Pag hindi na siya mag high voltage guys, i-connect na natin yung playback. Guys, hinangin muna natin yung nakahang dito. Ganito yung mga problema sa sanyo. Pag bumagsak yung 12 volts, mag high voltage naman yung B+. Hindi katulad ng mga China board, ng mga China TV, ng mga China na hindi connected doon sa 12 volts, naka yung feedback niya ay naka-connect lang sa B+. Ayan guys, na resolder natin yung 12 volts papuntang jungle IC at gamitin natin ng power supply. Ito yung ating gagamitin, 12 volts 4.2 ampere. Okay guys, saksak natin. Hirap talaga guys pag mag-isa ka lang na nagbi-video. Yan guys, may 12 volts. Ito yung ating susupply. Ito yung ating susupply. Pansamantala lang ito guys para malaman natin kung yan ang ating susolusyonan. Kung hindi natin magawan ay gagawa tayo ng pinagbabawal na technique. Gagamitan natin ng ipinagbabawal na technique. Ito yung kanyang negative resolder natin dito sa may dito lang sa may ground ng kanyang board. At yung kanyang positive na 12 volts ay dito natin i-connect sa may kanyang 12 volts dito. Yan. Na-resolder na natin. Siyempre, titestingin muna natin yung ating power supply muna na 12 volts.
Ito-testingin muna natin. Dito tayo, matingnan natin yung ating multi-tester. Yan. Nakasaksak na pala guys yung ating power supply. At susundutin na natin, susundutin. Yan guys, 12.1. Nakasupply na dito sa 12 volts. Ngayon naman guys, ang isasaksak natin ay yung ating TV. Ating TV ang isasaksak natin. Ilalagay na natin yung ating isang pin doon sa B+. Tingnan natin yung ating multi-tester kung hindi na siya mag-high voltage. Yun. Nagkaroon na siya ng 119. Gaya ng kanina na nakahang yung 12 volt, nakahang papunta doon sa jungle IC. Ngayon naman guys, i-test natin yung kanyang supply ng vertical. 12 volt siya, pero try natin mamaya kung mag-oscillate na siya, kung magbago. 12 volts lang siya. Dito naman sa ating 12 volts. 12 volts, 12 volts na siya kasi may supply. Dito naman sa may jungle IC. Puntang jungle. Yan, 12. At pag jumper dito sa resistor, pagdaan, 10 na lang. Medyo may short siya dito yung ating jungle. Ngayon guys, i-coconnect na natin doon sa papuntang playback. Bunutin ko muna. I-coconnect natin. Yung guys, i-resolder natin yung kanyang jumper. Yan. Ngayon guys, isasaksak muna natin yung ating 12 volts. Tingnan natin ulit sa ating multi-tester. Yung ating isang pin ng ating tester, aabang na lang natin dito sa may B+. At ngayon, connected na yan papunta doon sa playback. Saksak na natin. Yung guys, nagkaroon siya ng 118.3. At tingnan naman natin yung ating vertical. Yung ating supply ng vertical kung nagbago siya. Ayan guys, meron siyang 21 volts. Okay. Dito sa ating video, sa ating 180. Natin sa ating 180, meron siyang 186.3 volts. Ngayon naman guys, tingnan natin yung ating screen. Tingnan natin doon sa may salamin. Ayan siya guys. Ayan na siya guys. Na siya. Yan. Gumana na. Pero wala, hindi pa natin nilagyan ng antena. Naka-channel din yan. Okay. Ang magiging problema natin dito guys, pero may naisip ako na paraan. Gagamitan natin to ng pinagbabawal na technique. Balito yung ating 12 volts. Turbot siya. Yan. Ang gagawin ko dito guys ay maglalagay na lang ako doon ng wire sa may playback. At kailangan wala to.
Hindi na natin ito gagamitin ng power supply. Pause muna natin guys, papakita ko mamaya. Bali, ang kailangan natin guys ay gamit tayo ng wire. Ito yung ating gagamitin. Kailangan natin ng capacitor na 1000 microfarad at isang diode, at gagamitan natin ng resistor na 2 ohms. Ito yung gagamitin natin. Okay, simulan na natin yung ating ang pinagbabawal na technique. Bali, dito natin ipupulupot yung ating wire. Mga dalawang ikot lang. Dito sa may payback. Dito sa carbon ng payback. Anong ba ang tawag dito? Carbon o hindi naman ito magnet. Yun lang guys. Try natin ng isang ikot lang. Ito na yung mga pinagbabawal na technique, pero working to guys. Bali, alalayan lang natin yung 12 volts natin, kasi yung ating 12 volts mahina, kaya nagtataas, kaya tumataas yung ating B plus. Bali, ito sa ground. Itingnan natin dito sa may ground ng board. Okay, dito. Hindi muna natin tatanggalin yung ating supply na 12 volts galing sa power supply. Titingnan natin kung ilang voltahe yung magagawa ng ating DIY. Yung ating capacitor, dito muna tayo para samantala sa ground. Yan. Pagkatapos diode. Yan na muna guys, pansamantala. Tapos yung isa natin ay dito sa may diode. Ngayon susukatin muna natin kung ilang voltahe yung kanyang ilalabas dito. Okay, saksak natin. Sasaksak ko guys yung ating sa kuryente, yung ating TV. Okay, tingnan nga natin kung ilang voltahe ito yung lalabas. Meron siyang 11.9, mababa.
Bali, ulitin natin, dadagdagan natin ng isang ikot. Bali, isang ikot pa guys para madagdagan yung bultahi. Yan. Ulit. Alright guys, saksak natin ulit. Okay, saksak natin yung ating TV. Yan, meron siyang 16.9. Pwedeng-pwede na to guys. Gagamitan natin ng resistor na 2 ohms para makalalay siya sa ating 12 volts. Hindi naman to ganun kalakas yung voltahe dito. Mahina lang yung ampere siguro dito. Alright, lalagyan na natin yung ating resistor na 2 ohms. At tatanggalin na natin yung galing dito sa ating power supply. Tanggalin natin. Medyo madilim na guys, kaya nagamamit na tayo ng ilaw. Bali, yung dito sa 12 volts na output ay ikukunik natin doon sa ating ginawang supply. Okay, ikukunik natin doon dito sa may resistor. Bali, ito yung kanyang output na kanina 16.9. yan. Ngayon guys, wala na siyang power supply. Bali, doon na lang siya kukuha ng 12 volts o kadagdagang supply galing yan sa flyback. Yan. Ngayon guys, itatry natin. Yan, itatry natin guys. Ito yung ating doon sa yung pin ng ating multitester. Iabang na lang natin dito. Yan.
Abang na lang natin dito habang hindi pa nakasaksak. Ngayon guys, sasaksak natin sa kuryente. Yan guys, mayroon siyang 118 volts. Yan guys, 13.5 dito sa kanyang pagtawid ng resistor. E dito 12.6 dito sa ating 12 volts. Dito yung ating 12 volts. Yan guys, 12.5. Ayun guys, tingnan natin yung ating testingin nga natin yung ating vertical, pinang vertical. Dito. Ayan. Ayan guys, 21.1. Okay guys, tingnan nga natin sa ating screen. Ayan. Okay na siya guys. Ayan. Antina na lang yung kulang. Okay, gumagana na siya. Yan guys ang ating pinagbabawal na technique. Sana makatulong. Yan. Kapain nga natin to. Hindi siya umiinit. Konti lang, konti. Normal lang. Yung ating diode. Okay lang, walang init. Yan guys, ang ating nagbabawal na piknik. Yan. Kapulupot doon sa ating playback. Yan. At ngayon guys, ipipix ko na ito. Maghahanap ako ng bakante. Dito ko na lang ilalagay dito. Dito bakante, walang mga pisa diyan. Bali yung diode at saka capacitor doon. Yung capacitor at saka resistor at saka diode dito ko ilalagay dito. Yan guys, working na siya. Post ko muna at papakita ko na lang mamaya. Yan na guys, nakabit na natin dito yung diode, saka dito naman sa likod yung ating resistor, yung resistor natin na 2 ohms saka 1000 microfarad. Alright guys, na-fix na natin to. Okay na siya. Ayan. At saksak natin sa ating kuryente. Ayan. Alright. Voltage check muna tayo. B plus. Ano ba yun? Yung ating B plus. Ayan. 117. Uy, bumagsak ng isang volt. Alright. Sa ating vertical. Yan, vertical. 21.2. Ating 12 volts. Ano yun? Yan, dito. Ating 12 volts. 12.6. Supply ng sounds. Right? 9 volts lang. Pero okay yan, okay pa rin yan kasi sa ating sounds lang yan. Importante yung ating system, dapat kumplito. Sa ating video, right? Ingin nga natin ulit yung video. Yan, 186. Yan. Yung tingnan natin dito guys. Yan. Yan na guys, okay na siya. Working.
Antina na lang yung kulang, pero yan. Ayan guys, sana nakatulong yung ating vlog ngayon. At maraming salamat sa inyo sa panonood at sa suporta. At sana mag-subscribe yung ating mga baguhan na napadpad dito sa ating channel. Subscribe, like, and share. At paki-hit ng bell button para lagi kayong updated sa ating video. Maraming salamat guys. See you next video.